Okay, are you calling me now to start? Yes. I'm honored to, yes, thank you. I'm honored to introduce Dr. Andie John Tadeo. He is, of course, the director of Don Mariano Marcos Memorial University. And more importantly, he's the person who's going to talk about an extremely important topic that's been in the news lately. Basically, what we have here is 93% of our salt is imported. And therefore, it's been in the news a lot. And there is a bill talking about changing this thing. He'll talk all about that. But the important thing is the bill takes a long time. But in this forum, we want to act faster than the legislature. So we look forward to Dr. Tadeo's views on this, because on page 9, on page 32 of our paper that went to President Marcos, we said on page 32 that this has got to be really looked at, because it's ridiculous that we have one of the longest coastlines, I think fifth longest in the world, and we import salt. That's kind of crazy. So Dr. Tadeo, you are, of course, the director of the North Mariano Marcos Memorial University. And we look forward to hearing from you. Of course, we know you have a master's in agriculture, a PhD as well in major fisheries management. But more importantly, you're a person who wants to change things going on in this country. So we look forward to this. And just for the forum to know, after this, we hope we can help Dr. Tadeo in his mission. And we can do that because we here have the contacts with banks and government and business, etc. And we like to let you know that it's number one in our list. We have a 69-page report to the president, and we looked at different industries. Number one is salt industry. So we wanted to help you. And the president's going to get the copy while he's in the States right now. And so we are looking forward for you to be an ally as you move for salt, because you are the man. Thank you very much, Julius. And we look forward to Dr. Tadeo. Thank you. All right. So, Andie? Okay, po, so good morning po to all of us. It's an opportunity po, privilege po sa amin po in behalf of the Don Mariano Marcos Memorial State University, North Lonion Campus Fisheries Research and Training Institute. Nagpapasalamat po kami na kami po ay naimbitahan ninyo dito po sa ating event po na ito, na pag-uusapan po natin ang ating pong sea salt industry, the sea salt making industry. Loud and clear po ba ang boses ko po? Opo. Ayan po. So, again, my name is Andie Tadeo, and basically po ang akin po talagang expertise ay sa mga pag-aalaga po ng isda, pagkapaanak, and it's nakakatuwa po na ako po ay nalinya po dito sa sea salt making industry po na to, na hindi ko naman din po pinapansin noong araw. Gaya po ng sabi po ni Sir Ernie, na napakalaki po ng problema po natin, and nakakalungkot po na tayo po ay napapaligiran ng tubig dagat, and yet we are importing po ng salt po sa ibang bansa. And mamaya po makikita po natin kung ano po itong mga bansa po na ito na tayo po ay nag-i-import, at ano po yung mga challenges po na atin po na dapat na kinakaharap po natin, dapat po natin na tugunan po sa pagtutulong-tulong po natin. And I would like to share lang po yung aking pong screen for the presentation. Yan po. Nakikita po yung screen ko ba? Yes po. Yes po. Yan po. Good morning po sa lahat po ulit. And I would like to thank the MAP-ABCD Foundation for inviting me po for this to be the guest speaker po for this topic. So this is it. Ito po yung project namin dito sa La Union na tinawag po namin na Revival of Sea Salt Making Industry in La Union through Adoption of Scientific Innovation. So yung ASIN po na tinatawag po namin. Pasensya na po kayo. It is particular in La Union. Mamaya po makikita ninyo. Kasi po ang La Union po, kilala po natin ang Region 1 when it comes to the production of salt.
lalo na po sa Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Sa Pangasinan po, kaya po Pangasinan, ang ano nila, pang-asinan, doon po kinuha yun. Kaya po kilala po sila sa pag-aasin. And ang La Union po ay napapagitnaan po ng mga probinsya po na to, ng ang Pangasinan at Ilocos, na dati naman pong nagpo-produce din po ng asin. Way back 1970 and 1980, using the traditional way of producing salt. Ayan po yung mga cooking method, nakikita na po natin yan. Maaring iba po dito ay nakalibot na po sa iba't ibang dako ng Pilipinas at nakita na po yung proseso po ng paggawa po ng asin. From traditional and the mga iba po siguro yung mga innovative po natin na technology na naikalat na po sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Pero dito po sa amin sa La Union, ipapakilala po namin yung aming pong technology, very simple technology na maaari din po ninyong gayahin po o i-adapt po natin sa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Lalo na po sa mga coastal area na pwede hong makatulong, lalo na po sa ating po mga coastal community o mga fisher po association para po pandagdag po na trabaho, pagkakitaan, na napakasimple na naman po at alam naman po natin ang ating pong tubig dagat ay libre. Libre po yan na pwede po natin gamitin para po sa pag-aasin. So, ang mga kasama po namin dito sa pagre-revive ng sea salt making industry in La Union ay ang Rotary Club, Inner Wheel Club, yung Holcim Philippines La Union, the Philippine Red Cross ng Region 1, the Holcim Mining and Development Corporation, at ang suporta po ng aming pong province of La Union, ng aming pong gobernador. Ayan. So, para ho mas ma-appreciate po natin, although nakapagbigay na po si Sir Ernie kanina, napakaganda po ng kanyang introduction doon po sa ating asin. Pero sa iba po, ng mga kasama po natin dito na nagkaka-interest din po sa pag-aasin, ay bibigyan po natin siya ng very brief na rasyonale. So pag tinignan po natin yung ating pong world mineral production from 2009 to 2013, ay makikita po natin dito na China is the world's largest producer ng salt with 22% to 48% ng kanyang share. And pag tinignan po natin yung Pilipinas, pang number 35 lang po siya sa rank. And this was crafted during the value chain analysis training na kinondak po, pinasilitate po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 noong March 18 to 19 po last year, 2021. And nasabi po kanina ni Sir Ernie na ang Pilipinas po ay napapaligiran ng dagat. Tama po siya, number 5 po tayo sa buong mundo pagdating po sa longest coastline na tinatawag po natin. So yung potential po ng paggawa po sana ng asin, eh dapat po hindi po yan ang ranking natin na 35. Mas mataas pa po sana tayo dyan. Yun po yung ni-expect natin. No? And kapag tinignan po natin yung volume of salt ng importation, yan po, noong 1990, masasabi po natin na tayo po ay self-sufficient with local production of 85%. And during that time, noong 1990, nag-i-import din naman po tayo ng salt pero hindi po masyadong malinaw yan kung saan pa po bang mga bansa tayo nag-i-import during that time. So, bigla hong nagkaroon ng transition noong 2018, pero prior ho dito sa gitna ng 1990 and 2018 po na yan. Maaring iba po sa atin dito ay familiar po dun sa ating pong ASIN Law, the R8172 o yung Iodization Law po na tinatawag natin na any salt po na i-dispose natin for human consumption is dapat po ay iodized salt. I believe yan po ay pangapanahon po nila President Fidel Ramos po noon at ang ating pong DOH secretary po niyan ay sila Secretary Juan Clavier during that time. Okay, ma'am. Na nagkakaroon po tayo ng iodine na deficiency during that time. So, sa amin pong pag-i-interview po, lalo po dito sa La Union, na sabi ko nga po previously noong 1970 and 1980, marami po sa amin dito sa La Union ang nag-i-engage po into salt making po, no, sa salt making industry. Pero during that time din po, ng after ng asin law po na yan, ay marami na pong bumitaw sa pag-aasin. Gawa lang hindi po makapag-comply ang ating pong mga backyard salt farmer po sa ASIN Law po na ipinatupad sa salt iodization.
And very evident po yan sa panahon po natin ngayon. Tingnan po natin itong yung year po ng 2018. Biglang nagkapalit yung mukha po nung 1990. Tayo na po nung 2018 ay nag-i-import po ng salt. 80% po ang ating pong importation during that time. And na-identify po na ang ating, tayo po ay nag-i-import usually po ay sa Australia po. No? Ayan po, makikita po natin dito na tayo po ay pwedeng mag-import ng salt sa, nag-i-import po tayo ng salt sa Australia and China. And hanggang sa ngayon po ay makikita po natin yan sa mga bodega po ng mga mag-aasin, lalo po yung mga nag-i-engage po into cooking, no? Yung mga nagluluto po ng asin. Makikita po natin sa kanilang mga bodega yung kulay blue po na sako and pink na sako na galing po sa Australia. And tayo po na malapit po dito sa coastal area, bye-bye kung tawagin po natin, ay parang po naman nakakainsulto na tayo po ay malapit sa dagat, pero hindi po tayo makaproduce ng sarili po na atin na asin. Napabayaan po natin. And anong yan pong pinipresent po natin na ito ay 2018. Ano na pong year ngayon? Tayo po ay nasa 2022. And sabi po kanina Sir Ernie, tama po yan. Nagkalat po sa mga publication po ngayon, sa mga journal, newspaper, social media, na talaga po, totoo po yan na ating pong importasyon ngayon ay as of 2022 ay 93% na po ang ating pong importation. Imagine that, 7% na lang po lahat na po ng asin ay kukunin na po natin sa ibang bansa. Sabi nga po nung isa pong senador na nagpublish po dun sa isang social media, I believe it is Senator Joel Villanueva, na it is a shame. Sabi niya na ano na sa Pilipinas na tayo po ay nag-i-import ng asin. And dito po sa La Union, base po sa aming pag-i-interview sa mga tao po dito sa mga coastal area, lalo na po yung mga dating asinan, maaring kaya ho nawala yung mga asinan na yan ay nagkaroon ho ng mga sudden changes in infrastructure project. Nagkaroon ho ng mga mas pinaboran siguro po ang mga turismo, lalo na po sa mga coastal area, yung mga beach na ano po, na establishment. And some of the salt farmer po, hindi na ho naituro sa mga kabataan ngayon. And the same is true sa ibang mga ano po, yung mga commodity po natin, agricultural commodity. Ako po ay mga taga Nueva Ecija, tubong Nueva Ecija po ako, and rice farmer po in nature po talaga simula nung bata ako. And nakita ko po yung pagbabago dyan sa agrikultura, lalo na po sa pagpapalay. And kakunti na po ang mga kabataan din po na nag-i-engage into farming. Siguro mas gusto po nila yung mga white collar na trabaho na po. Ayaw na po nila yung mga laborious at yung mga ganito po na pagtatrabaho. And kaya nga siguro po, ang ating pong Department Agriculture, nung time pa po ni Secretary Dar, di ba po ang gusto niya is smart farming. Ano ba yung mga technology natin ngayon na ma-encourage natin pati yung mga next generation into farming? Kasi yan po yung mga isang bubuhay sa ating pong agriculture natin ngayon. Turuan ang mga susunod na henerasyon kung paano po natin sila ma-encourage o ma-involve into different kinds of agricultural farming po. Either ito ay rice, salt, o iba pa po ng commodity. So yan po ang ating pong muka ng ating pong asin dito po sa Pilipinas. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng mukha po ng mapa ng Region 1. Ito po ang mapa ng Region 1. At ito po ay hindi ho galing po sa akin din, sa DIMSU. Ito po ay nanggaling po ng training din po nung nagkaroon ng value chain analysis nga po na training na naipresent po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 na may mga na-identify po dito ng mga asinan, no? Mga mag-aasinan sa Anda, San Fabian, meron pong 246, anim po diyan na 245 na area po sa Pangasinan. Sa Ilocos Sur and Ilocos Norte po ay may 2467. And ito po ang mapa ng La Union. Wala na po siya, burado na po sa pagdating ho sa salt making industry po sa pag-asin. Kaya po yan po yung isa pong advocacy namin na ma-revive po ang sea salt making industry po dito. And sinimulan po namin ito noong 2020 pa po, hindi pa po umiingay ang hindi pa po nagkalat ang ingay po ng asin sa mga different social media and newspaper. Sinusubukan na po namin yan na i-revive, and we're so happy po na at least kahit papaano po napansin ho ng ating pong gobyerno
through the Department of Agriculture po. And kayo po, nakasama po namin dito sa event na to, na session po na ito, na nagkaroon po kayo ng interest po dito po sa pag-aasin para naman po mabuhay natin. Makatulong po tayo, hindi po sa bawat probinsya, in holistic po, sa buong Pilipinas po, may tulungan natin ang Pilipinas na ma-revive po natin ang sigla, maibalik natin ang sigla ng pag-aasin dito po sa Pilipinas. So, meron po kasi dito po sa Pilipinas kasi, sa iba't ibang dako po ng Pilipinas, ay meron hong different types ng pag-aasin po, no? Method. Yung the solar evaporation method, yan po yung mga typical na makikita natin dyan sa Mindoro, sa Pangasinan, na para po yung mga pinitak ng palayan na yung pong sahig niyan ay mga broken jars o mga tiles na nagpapapasok ng tubig galing sa dagat or mas pinaalat, mga series po ng fish pan na napaalat pa nila yung tubig. And through the solar energy po, yung init ng araw ay natutuyo po yan at nagiging pong asin. Ang ating pong dagat po kasi ay may natural na asin. So natikman naman po natin ang tubig ng dagat kung tayo ay nag-beach, maalat po talaga. Ngayon kung tatanungin po natin kung gaano kaalat ang tubig po ng dagat, yan po ay may natural po na alat na masasabi po natin na in quantitative po, mami-measure po natin siya from 35 to 37 ppt, parts per thousand. Yun po ang karaniwan po na sukat po ng alat ng tubig ng dagat natin. At para mas maintindihan natin yon, yung 35 to 37 ppt, ibig sabihin lang po nun, sa kada litro po ng tubig ng dagat, ay makakakuha tayo ng 35 to 37 grams ng asin. Yun po ang simple computation and explanation po niyan. And lagi ko nga pong sinasabi sa mga training po, mga series of training sa mga coastal community, mga fisher po association na gusto mag-involve dito po sa project po natin ng pag-aasin, lagi ko po silang tinatanong na kung nakita ho ba nila sa buong buhay nila, kahit ho yung mga matatanda o nabalitaan nila sa mga ninuno nila, na natuyo ang tubig ng dagat. Wala akong makapagsabi na, ano, na nakita nila na natuyo ang tubig ng dagat. At binibiro ko nga po sila, unless ako, sabi ko po sa kanila, unless kasama kayo dun kay Moises nung nahati yung tubig dagat para sa makatawid. Yun po ay pansamantala lamang naman po. Pero tayo po, hindi ho natin nakita na natuyo ang tubig ng dagat. And kapag binision ho natin yon na hindi pa na natuyo ang tubig ng dagat, gano'n ho kadami ng asin ang pwedeng maproduce dyan. Dahil sabi ho natin, kada litro ng tubig ng dagat, pwede tayong makakuha po ng 35 to 37 grams. Gaano ho kadaming litro ng tubig ng dagat, tubig, ang meron po sa dagat? Yun na po ang iiwanan ko po sa inyo, sa inyong isip, na imagining nyo po kung gaano ho kapotensyal ang mag-engage ho into salt, sea salt making po industry. Kailangan lang ho nang may magpupush ng mga technology, may improve at suporta ho ng different mga partners ho natin, organization, government and non-government organization. Pangalawa ho dito ay ang cooking method na tinatawag. Ito po yung mga traditional na mga ginagawa po ng mga ninunong pa po natin o yung mga nauna po na nag-aasin po noon, yung mga panahon, na either ang tubig ng dagat or meron po silang technique, yung brine solution na tinatawag po, ay lulutuin po yan. So, the same principle po yan na parang pag nagpapakulo tayo ng tubig, meron hong vapor na lumalabas. So, pinag-i-evaporate po natin yung tubig na tabang na meron siya doon. Para ang matitira lang po ay yung minerals, yung solid po yung salt. Ang problema lang po natin dito ngayon, kapag nagtanong tayo sa mga nag-i-engage po into cooking sa dito ho, sa Region 1, nagkakaproblema po sila ngayon doon po sa panggatong, no po, yung pangluto. And usually po, ang ginagamit po na pangluto dyan ay kahoy, coconut husk, and yung karamihan po ng mga nagluluto ngayon ay ginagamit po nila yung rice hull o rice husk na tinatawag natin. Sa Nueva Ecija po, sa amin ipa. Hindi ko po alam kung ano po ang tawag sa inyo, pero ipa po yun. Ayan po, so yun po yung pinagluluto. Pero ngayon po kasi ang problema, nung araw po yan, nung bata pa po ako, sa Nueva Ecija, nakikita ko po yun, nagkalat lang sa daan yan, yung mga ipa, na sa mga rice miller, nilalagay po nila yan sa labas, and bahala ka po kung gusto mong kunin yun, kung ano, gamitin mong pataba sa sunugin mo, gamitin mong pataba doon sa palayan,
o sa anumang crops mo na meron ka sa bahay. Pero ngayon po, di na ho natin na makikita na nagkalat po yan sa daan. Kasi po ang dami na pong gamit niya in terms of agriculture as fertilizer. Babalik po ulit po ako sa Nueva Ecija. Meron hong mga nagtayo po doon ng mga planta ng renewable energy na nakoconvert po yung ipa na yan through rice hull fired power plant. Nakoconvert ho into electricity. Ayan po. So ang dami hong competition. Kaya hong sinasabi ng mga nagluluto po ngayon ng mga partner ho natin, mga kasama natin dyan sa mga mag-aasin, ay minsan no, na di-delay ho yung kanilang production kasi ho, wala ho silang makuha na ipa na. And tumataas na rin po yung presyo. No, tumataas na rin po yung presyo. Kaya ho, isa po siguro yan na nagiging dahilan. Kaya ho tayo ang ng Pilipinas ay naisipan na mag-import. Ang importation ho natin, kung titingnan po natin yung taon, ay hindi ho ngayon ho pinaplano ng gobyerno na mag-import. Dati na po tayo nag-i-import. Dati na po tayo nag-i-import. At yan po yung mga dahilan. And dito po sa solar evaporation naman, yung mga traditional po, kaya ho medyo nawala kasi ho, it requires a lot of large area po. No? Kailangan meron kang parang palaisdaan katulad sa Pangasinan. And or i-convert mo yung medyo palayan mo na malapit dyan sa dagat para magkaroon ng pag-aasin. And what if an individual o family sa coastal area o fisher folk association na gustong mag-engage into salt farming is wala naman pong land para i-convert niya into salt. So ano po ang paano natin sila ma-encourage mag-engage po into salt farming? And wala ho naman silang facility para magluto ng asin. At sabi ho natin kanina, ayaw kami po sa DIMSU as a technology generator, ayaw ho namin na ayaw naman po namin na parang improve pa ang cooking facility method na to para mag-engage sila into cooking. Kasi ho, ang parang nakikita ho namin na implication, aside from nagkukulang na po yung supply ng raw material for cooking, ayaw ho natin na ma-encourage po yung mga tao na mag-i-engage into salt farming na pumutol ng puno para ho panggatong. Mapanggatong ho nila. Ayaw ho natin yon. So, we try to think of something new, simple, easily adaptable po ng ating pong mga coastal community o yung mga kasamaan ho natin na mga mangingisda sa tabing dagat na somehow may utilize nila yung mga area nila na hindi nagagamit and easily adaptable po ito ang technology. Ito ho yung mga na-survey namin dito sa La Union na mga nagluluto. Ito ho hindi natin masasabi na nag-i-engage into salt making. Hindi ho sila producer. Ito pong mga to ay mga refiner o ini-enhance ho nila yung mga salt. And very evident po dito sa sa bodega po nila, sa asinan nila na andyan po yung mga imported po na asin. Ito pong Master Chef tsaka itong Australian salt po na ito. Ayan. And makikita din po natin dito yung traditional na mga lutuan nila na flat plate po ito na madali hong magkalawang and hindi ko tayo sure kung yan po mga kalawang po na yan ay mga rust po na yan ay sumasama na po dun sa mga napuproduce natin asin. So yun ho yung mga dapat na tingnan natin ngayon. So dapat natetest po natin. Hindi lang yung iodine na content doon sa asin na yan. And dapat nakikita rin ho natin na mo-monitor ho natin yung kanyang physico-chemical characteristics ng asin po na yan. Kung safe ba siyang kainin natin o for human consumption. Ayan, so ito naman po yung sa Barangay Canturia. Matatanda na ho, makikita ho natin yung mga nag-i-engage dito, matatanda na. And according po dyan kay nanay, ay wala na ho rin siyang, kahit yung sa mga anak niya o sa mga apo niya, wala na hong interest sa pag-asin. Ayan, no? Ito po yung aming pong technology na gusto po namin na i-share po sa inyo. Kasama po ang aming pong chancellor dito sa North La Union Campus, si Dr. Jennifer Ray Itapamunda, and ang aming pong consultant na si Dr. Wesley R. Rosario, na dati pong former center chief po ng DFAR NIT-TDC sa Bunuan. Na siya po yung unang nag-aaral po dyan sa paggamit po noong HDPE, yung kung tawagin po natin ay High Density Polyethylene Liner o flat form, na food grade po siya, food grade. So anything na mapuproduce po inside po dito sa platform na ito, ay ready to eat po siya or edible. Ayan po. And then,
very simple po siya. Papasalamat po kami dyan kay Doc West po na kasama po natin dito sa project po na ito. So, bago namin sinimulan yung project na yan, series of mga consultation ang ginawa po natin. Humanap po kami ng mga partner na pwede po namin na makasama. Lalo na po yung mga civic organization, yung Inner Wheel Club and Rotary Club ng San Fernando, La Union. And ito po yung very simple na paggawa po. Para ko lang naglalaro dito. Ito nga pong technology na to ay masasabi po namin na hindi siya gender bias. Kahit po babae, lalaki, bata, matanda. Kaya hong gawin, madali lang po siya. So ang HDP, yung high density polyethylene platform po natin ay mabibili po natin ng roll, per roll po yan. Na meron pong sukat po na 100 meters by 2.5 meters po. And ang nagpo-produce po ng kinukuhanan namin yung Macondre plastic product po dyan sa Davao po na yan. And na binibili po namin dito sa Manila. And sa testing po namin, sa research po namin noong 2020, nag-cut po kami ng 5x1 meter para ho sa isang rolyo, makakaproduce po tayo ng 40. Mamamaximize po natin yung rolyo. 40 ho na platform na may 5x1 meter ang magagamit natin dyan. So, napakadali po kasi ho yung mga baybay ho sa mga coastal area na idle, mga idle land ho yan na minsan ho, ang gamit lang po yan itakbuhan ng mga bata kapag hapon, minsan ho, paradahan ng mga bangka. And marami yung mga area na hindi naman na nagagamit. Lalo na po kapag mga summer season po. Ang gagawin lang po dito is papatagin po yung lupa, yung site, yung beachfront hanggang sa ilelevel lang po. Gagawa po ng parang frame. Yung frame po ay ano po yan, flexible po tayo kung ano po yung mga materials o resources na meron po sa atin. Pwede yung mga bamboo, mga lumang mga 2x2, coconut lumber. And sa amin po kasi, baka sabihin niyo po, social yung platform namin, spandrel po yung ginamit namin. Nung nagtatrial po kasi kami yan, meron po kaming isang tawag dito, building po dito na nirenovate, na nirecover po namin yung mga spandrel. So dahil gusto namin na ma-execute na kaagad yung project po noon, yan po yung ginamit namin. Pero ngayon po, may mga bago kami model po dito. Welcome po kayo sa DIMSO FRTI dito po sa Parawir, Balawan, La Union. Para makita nyo po yung mga bago namin na setup na pwede yung depende ho sa kung anong lugar, kung ano po yung gusto nila na i-adapt na frame na po pwede ho nilang gamitin. Pwede ho rin na rope, mas madali po siya. Ang purpose lang po neto is meron lang po dapat na alalay, na aalalay doon sa platform, sa liner po natin para hindi ho siya matupi, hindi po siya tumupi. So, yan po yung project namin and napakasimple lang po. Kung nasa tabi po ng baybay po yung mga beneficiary po natin o yung mga gusto natin natulungan o gusto mag-engage into salt farming, direct po ang ano po namin, ang ginagawa namin. Direct from the sea po, kukuha po ng tubig dyan and dadaan po yan sa mga series of filtration. Nung sinisimulan po namin itong project na to, ay nagsimula po kami doon sa mga, kung ano po yung available, yung muslin cloth po natin o yung katsa, yung bag po ng arena. Sinubukan ho namin na single bag lang po siya, double filtration, triple filtration. Hanggang sa mga time po na to ay nakita ho namin na maganda po na gamitin yung filter bag na mayroong 5 microns na filtration po niya. Na kahit po yung mga microplastic ho na meron dyan sa tabi po ng dagat ay mapifilter po niya. And especially ho yung mga sand na meron po dyan na pwede yung sumama. So, direct po yan na kukunin po yung tubig sa dagat and then lalagay lang po natin sa platform. Ang maganda po sa platform natin, sa liner po natin na to, yung HDP, ay sobrang init po niya kapag nilatag. So pag nilagay po natin yan, yung tubig sa ng dagat po dyan sa platform na yan, maghihintay lang po tayo ng 4 to 6 days o 4 to 5 days, depende po sa init po ng panahon, ay makakaharvest na po tayo ng salt. Yan po yung actual po na ano po natin. Nakakatuwa po sa una ko parang medyo ma-discourage tayo. Natotoo ba na magkakaasin doon sa loob ng platform? Kasi tubig lang ng dagat yon. And after 2 days po kasi yan, mag-start na po na mag-accumulate po yung mga crystal doon sa taas ng platform na yan. And unti-unti po yan nabababa kasi bibigat yan eh. Bibigat po siya, magsusolidify, mag-form into crystal po after 4 to 5 or 6 days po yan. And depende po yan sa mga area,
Minsan ho, may mga area ho na nabigyan na kami ng technology na assistian po na nakuha lang ho nila ng mga 3 days. No po, kasi ho, ang depende po sa area kung mayroong mga wind movement o may maganda ho yung flow ng hangin doon, mas mabilis hong matuyo yung asin po doon sa area. And alam naman po natin, di po ba kapag tayo ay parang naglaba ng ating pong damit, mas mabilis hong matuyo yung ating pong nilaban na damit kung hindi lang mainit, kung meron din pong mahangin na doon sa area. So, prior po sa mga project installation ho ng mga project natin na to, o pagbibigay natin ng livelihood technology sa iba't ibang lugar, ay nakakaroon po muna tayo ng mga site visitation, no po, ng evaluation po, ng quality ng tubig na gagamitin na meron sila sa area, and then po yung location kung ilan po ang potential na pwede natin na ilagay na platform doon sa area. And yung support po ng ating pong local government po doon sa area na yun, kasi po alam natin na ang coastal area po ay communal po yan. Marami po na pwedeng pumasok dyan sa area natin. And mahalaga po yung participation po ng bawat isa po para po makagawa tayo ng isang parang salt farm. Ayan, papakita ko natin mamaya yung mga na simulan na po natin na project dito na in the future, livelihood po siya, nakagawa ng asin. And I would like to encourage you po na makita natin siya in the future na isang magandang agritourism po, sa isang coastal area na papasukin ho ng mga turista na yun hong mga tao doon sa bawat area na yun, ay sila na po ang magtuturo kung paano ho ang maggawa ng asin. Yan po ang ating pong vision. Ayan. So ito na po yung mga na-produce natin na asin. Granulated po siya. Yan po yung nakakasanayan natin na sabihin na rock salt. Ayan po, no? According naman po sa mga chef, mas gusto po nila yung mga chef po natin. And kapag nagbasa po tayo ng benefits po talaga ng sea salt, lalo na po yung mga granulated, ay sinasabi po nila na the coarser, yung fine po ng asin is marami po siyang mga minerals na present po doon. And napatunayan po natin yan nung ating pong pinatest ang mga na-produce natin na asin sa Department of Science and Technology sa Industrial Technology Development Institute, yung ITD po. Sila po yung nagtitest ng mga asin. So pinatest po natin yan, yung kanyang chemical characteristics, yung poong heavy metal na meron sa kanya, and the microbial content na meron po dyan. And nakakatuwa po na pasado po ang asin po na nagawa po natin dyan sa platform. And nakita po dyan, ito yung pinakamagandang argument po dito na sinasabi po kasi ng mga nag-aasin, lalo po sa mga kaibigan po natin doon sa Pangasinan, na kapag true solar evaporation po kasi is nawawala, volatile po kasi ang iodine. Pero dito napatunayan po na present po ang iodine dyan po na na-produce natin sa platform po na yan. At ang na-test po ng DOST po dyan ay meron tong iodine na present dyan na 45 to 46 milligram per kilogram. And according to ASIN Law po natin, yung 8172, sinasabi po doon na dapat at yung ating pong asin na i-dispose for human consumption ay dapat meron po siyang 30 to 70 milligram per kilogram na iodized, na iodine na present po doon. And ito po, natural po ito. Hindi po siya niluto. Kasi ang problema po, kapag lulutuin natin yung asin, ay nawawala ho, tinatanggal ho natin yung mga ibang natural minerals na present po sa kanya. Na beneficial po sa atin yon yung mga minerals na present doon. At ang natitira lang ho, kapag nag-true cooking method, ay NaCl per se. Yun lang po ang natitira. Kaya ho, para ho ma-iodize yan, kailangan po natin nalagyan pa yan ng potassium iodate. I-sprayan ho yan ng potassium iodate. Ayan, para ho maging iodized salt. Ayan, so ito yung mga una ho namin na na-produce. And may temporary lang po kami na warehouse na pinaglagyan prior doon sa project. And ito po ay na nilapit na rin namin sa aming pong probinsya po para po suportahan, para po mas mapalakas pa po natin yung revival po ng salt dito sa La Union. And matutuwa po kami, at kami po ay matutuwa po kami na kung in the future po itong technology po na to ay hindi lang po dito lang pang La Union, sa Region 1, very willing po kami na maidala po natin to sa iba't ibang dako po ng Pilipinas. At ang aming pong servisyo po, kung kinakailangan po, ay very willing po kami na puntahan po yung mga area na yan, suportahan po natin para po dito sa pag-aasin. Ayan. So, ito po ay na nilagyan namin ng
Sa packaging po namin, pinackage naman po namin siya. Binigyan po namin siya ng pangalan na Don M. Solar Sisol para po si kay Don Mariano, Don Marcos, doon sa aming presidente kay Don Manuel po. Ayan. Ito po yung aming pong extension activities na sana po mas, para po mas ma-appreciate po natin kung nasaan na po ba itong technology na to at ano na po yung mga kasamahan po natin sa industriya ng pag-aasin na mga nag-adapt po ng technology po na ito. Nung in-implement na po namin to, natapos na po ang research phase na itong project, ay pinakilala po namin ito na sa community. Sa mga, lalo na po sa mga Fisher Folk Association na gusto mag-engage into salt farming. So sa tulong po ng mga civic organization, sila po ang mga nag-sponsor po sa amin para po maipon po yung mga tao po na yan at mabigyan po ng starter kit para po sa kanila po pag-aasin. Yung Inner Wheel Club Central of San Fernando. Ito yung kauna-unahan namin na patraining po nitong first quarter po ng taon na ito, noong March 16, 2022, dyan po sa Pandan, Baclotan, La Union. Nagturo po tayo dyan and nakapag-produce na po sila ng asin po dito. Ito naman po yung kasama namin, ang Office of the Provincial Agriculturist, yung pong association na meron ng marami hong dito, miyembro, ng hindi lang po pang palaisdaan, pati ho sa mga rice production din po na mga association. Nag-engage po sila dito. Sa Tamukalaw, ayan na mayroong 83 members sa tulong ho ng BIPAR. Kasama ho natin sila dyan pag-produce. Makikita nyo po dito yung lawak po ng coastal area na yan po ay talaga hong wala hong masyadong gamit. No? Na pwede ho natin i-convert into mga salt, sea salt production. Ito naman po mga area na to na site visit ho namin yan prior to this project na hindi ho yan naabutan ng alon during summer days. No po, nung dry season. From January to May, hindi ho yan naabutan ng alon. Yan po yung mga site natin na dapat natignan. Ayan. Ito naman po yung isa noong April 22 sa tulong ho ng Rotary Club, Polsim, at Inner Wheel Club. Nagkaroon ho tayo ng training. Ito po yung training na ang dami yung association na pumasok po dito. Even the Women's Association po. Ito po. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na kahit yung mga kababaihan, kayang-kaya ho na itong nilang gawin para ho lang sila naglalaro. Ayan. So, ang maganda ho dito, yung ginagawa po nila sa pang-araw-araw, hindi ho naapektuhan. Kasi po, the time na ma-install po nila yung platform, maglagay ng tubig, balik ko sila sa dati nilang ginagawa. Ano po, kung si nanay, naglalaba, nag-aalaga ng bata, at si tatay naman po ay lumalaot sa dagat, ay wala akong problema kasi babalikan lang nila yan after 3 to 4 days. Ano po, mag-aasin na po siya. So nag-evaluate din po yung munisipyo dyan para sa mga matulungan sa susunod na taon, early next year po, ay umarangkada po itong asinan para po sa mga kababaihan po. Ayan. So, marami pa po mga series of training na kasama naman po ang Philippine Red Cross sa Luna, sa Bangar. And ang naging product po ng training po na ito, ng seminar po na ito ay naka-install po tayo. The first in the history po ng La Union ay na-install po natin yung the first solar sea salt farm dyan po sa Paratong Tres, Bangar, La Union na sinuportahan po ng mayor po dyan, si Mayor Joy Pinson. Very supportive po siya. Ang ginawa po dito is, ito po yung gagawin natin in the future na kung gusto po natin mag-engage dito. So, talagang mag-a-identify tayo ng isang area doon sa coastal area na doon lang po mag-aasinan yung mga tao po o yung mga association na gustong mag-engage po dyan. Para ho, ma-enclose natin. Diba? Kasi nga po, sabi ko sa inyo po ay this is a communal area na pwede hong pasukin ng iba't ibang tao, pwedeng may mga aso din po na pumasok. Kaya itong in-install po na farm po na ito ay nabakuran po yan. Naglagay din ng pine mesh net para ho maprotektahan din po sa pagpasok po ng mga dust, ng mga buhangin o alikabok at pag-entry po ng mga tao na nakikiosyoso po to, na gusto mong matuto dyan sa pag-aasin. Ayan. So ito na po yung mga na-produce nilang asin dyan sa area. And ang kanila pong unang customer ay nakakatawa po, yung mga mag-ice cream. Yung mga mag-ice cream po dyan sa area. Kasi oh, ginagamit nila yung asin, yung mga mag-ice cream po, dun sa paggawa ng yelo. Na, alam ko po, may mga kasama po tayo dito na andyan po sa mga product po na yan, mga nag-ice cream.
na hinahalo po nila doon sa yelo po para tumagal o tumigas po yung ice cream, magtagal po siya doon. Ayan. And doon po sa may Paratong Norte naman po, doon po sa isang barangay sa Vanguard din po, ay naitayo po natin doon ng the largest solar sea salt farm so far in La Union po, so far. Sa tulong po ng mga different pa rin natin ng mga kaibigan, partner from the Philippine Red Cross. Ito po kasi yung Philippine Red Cross during that time. Ito po ay livelihood project po nila para po sa mga coastal community na nasalanta ng Bagyong Marine during the ng 2021 po nung ano niya. So ito po yung napili na project dun sa area. Ito pong area po kasi na to ay ang usual po na pinagkakitaan po ng mga tao dito ay pangongolekta po ng bato. Ito po makikita nyo, yung pebble picking na tinatawag na ngayon po kasi ay pinagbabawal na rin po dyan sa area kasi po lumalalim na yung coastline po dyan. No? So, naghahanap ng magandang alternatibong livelihood o additional livelihood para sa mga community areas, communities po natin dyan sa area po niyan. At nakakatawa po na isa po ito sa mga napili nila. And ito pong picture na to, pag dinignan natin, imaginein po natin yan na in the future, makakatayo po tayo sa mga coastal area po ng agri-tourism site. Ito po, na papasukin yan na parang, alam niyo po yon sa amin dito po sa La Union, may mga grape picking na mag-entrance ka, pero libre kang pumitas ng grapes, mga something like that po. And yung sila nga po sa community yung magtuturo dun sa mga tourists po natin. And alam naman po natin na ang mga turista hindi po yan maalis kung wala ng mga souvenir. So sa susunod ho na phase ng project namin, ituturuan natin sila kung paano po ma-proper package yung kanilang mga asin. So siyempre prior to packaging po, talagang itetest po natin yung asin nila kung talagang malinis po yan at nakapag-comply din naman po sila dun sa existing law po natin. Sa existing law. Ayan po. Para ho maging isang agritourism. At nagiging biruan nga po namin dito na sinasabi ho namin sa community, imagine niyo po na magkakaroon tayo ng entrance dito. Like for example, 20 pesos na entrance, hindi, sabihin niyo po dun sa turista, eat all you can. Ganun po. So, na-encourage, biruan lang naman po yun, pero nag-encourage ho sila. Nakita ho, supportado ho ng LGU ko, ng mayor ko na in the future ay maging isang agritourism po ito. And ang pangarap po namin dito na one day na may lilipad ho na drone dito sa La Union na makikita ho ng coastline ho ng La Union. O sana ho sa buong Pilipinas ay makikita ho na puting-puti na marami ho nang nag-i-engage into salt farm. Ayan po sa different coastline po ng ating pong Pilipinas. Ayan. So somehow po ay na isolve po natin yung problema sa pag-aasin, lalo na ho kung ang isang individual o family o fisher pack association, eh wala naman hong facility para hong magluto ng asin. Wala ho silang lupa, ektaryang lupa na paggagawan po ng asin. Kasi ang maganda po dito ay detachable po itong inintroduce natin na technology. So during rainy season, pwede ho nila yan na baklasin, tanggalin, napakadali yung tanggalin yan ng platform po yan para ho ibalik sa susunod na season. Tatabi lang ho yan, tutupiin, lilinisin at tutupiin natin yung ating pong platform para ho magamit doon sa susunod na season. Ayan. And ang platform po kasi natin yan ay according to manufacturer po ay tumatagal po yan ng 10 years kung all throughout the year po natin siyang gagamitin. Pero ho, ang pag-aasin ay tumatagal lamang po ng 5 to 6 months po during a dry season. Pero kami po dito sa DIMSU ay na-challenge po kami na alam niyo po yan na makagawa po tayo ng all-weather technology for sustainable salt production. Na kahit maulan, kahit umuulan po ay pwede pa rin po tayo makagawa ng asin. And very happy po na meron po kaming pilot po dito ngayon na under research po siya. Masasabi ho namin na 75% successful po siya na technology. Nga lang po, hindi ko pa po siya ma-introduce po sa inyo dahil may mga parameters o na dapat pa po kami tignan para ho, pag in-introduce po natin sa inyo in the future, mag-usap po ulit tayo ng ganito sa isang session na kahit na umuulan, kaya na ho natin mag-produce ng asin. Ayan po.
Yan po, ito yung mga na-produce na asin dun sa farm na yan. And ang bumili naman po di kinuha po yan nung ano nung ITMRC yung po nga medical establishment po dito. Ginamit din po nila sa paggawa po ng ano ng yelo. Yan po. Ang nakakatuwa po dito is very natutuwa po yung mga fisher po community kasi oh lalo na po dito po sa amin sa La Union ay may panahon ng padas, yung po yung padas bagoong. Na minsan ho ay napupwersa ho yung ating mga fisherman na ibenta sa mura na fresh yung po mga padas na yan and yung mga ibang isda. Gawa na nga syempre ho perishable itong mga product na ito na madali yung ma-spoil o masira. Ngayon meron na silang asin sa kanila sa bawat baybay ay pwede na ho sila, meron na ho silang lakas ng loob na i-process po yung mga padas na yan into bagoong. No po. Na in the future ang La Union din po ay magkaroon ng sariling tatak na bagoong na comparable ho o competitive din naman sa probinsya ng Pangasinan at sa ibang lugar na nagbabagoong. And alam po natin na pag may bagoong, meron ng patis. No po. So another ano po yan, another product po na pwede ho nilang makuha in the future. And nga po, hindi sila namamadali kasi during fishing, pwede na ho silang magdala ng asin o malagyan ho ng asin yung kanilang mga nahuhuling isda para hindi sila mamadaling ibenta at baratin po ng mga middleman po diyan. Ayan po, ang ano po. And natutuwa po kami kasi po nakapag-form na rin po tayo ng Sea Salt Association. So for the first time din po, nagkaroon po ng Bangar Solar Sea Salt Producer Association na i-form po natin yan. Bakit pinush po natin na magkaroon ng association? Kasi oh, last time po, nabigyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 100 million para ho masuportahan yung mga mag-aasin sa buong Pilipinas. Ay nga lang ho, wala hong naibigay dito sa La Union kasi ho, wala hong na-identify na individual, grupo, asosasyon na nag-engage po sa pag-aasin. Kaya ho, in-encourage namin sila para ho, kung mabigyan ho ulit ng pondo po ng Department of Agriculture through Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mabigyan na rin po itong mga association na to in the future. Matulungan po sila na ma-expand po yung kanila pong existing salt farm doon po sa area po nila. And ang isa pa po dito na amin pong natutuwa po ay ini-envision lang po namin na ma-revive ang salt po dito sa La Union, pero natuwa po kami na from East po, doon po sa may Aurora ay na-invite po kami na introduce po itong technology po na to doon po sa Aurora. Ayan, so kaya nga po, yung tinitle namin dito sa project na to is From West to East. Ayan po. And marami pong mga interesado din po sa mga kasamahan po natin dyan po sa may South naman, sa Quezon. Ito po yung sa Quezon na group na gusto rin ng magasin dumayo pa po dito sa La Union para makita po yung ating pong technology na very adaptable po. Nakita po nila na very feasible, adaptable doon po sa kanilang lugar doon sa island na kung saan ay kailangan din po nila ng asin. Ayan, so nagkaroon po ng mga series of training. pati po mga kabataan, nagkaroon ng interest. And ngayon po sa project proposal po nila, isasama po nila itong paggawa din ng asin para ma-encourage po yung mga kabataan na bumalik po sa salt farming. And matulungan po yung mga out of school na youth po natin, no? Na mag-engage po into salt farming. And even the mayor po ng Impanta Pangasinan, bumisita po dito sa atin para ho makita ho yung ating pong technology na yan po. Na gusto rin po nilang i-adapt doon sa area nila. Na usual po, traditional naman po, gumagawa na rin po sila ng asin dyan sa, ano, sa Pangasinan. And dahil po, somehow po, nakagawa po tayo ng ingay sa pag-aasin, natutuwa po tayo na pati ho ang Department of Science and Technology ay tumulong ho sa atin para ho somehow maka-comply po talaga tayo dun sa existing law po natin, yung ASIN Law. Nagbigay po sila dito ng ating pong facility, ng cooking facility and salt iodizing machine para ho makapag-comply tayo dyan sa ASIN Law. Yan po, nagkaroon po tayo ng inauguration noong July 22 po ito kung di po ako nagkakamali. Ayan po. So hanggang ngayon po ay na-operational po yan, itong ating pong product. So this is the FRTI po. Dito sa FRTI, malapit po kami sa baybay. Ang isa po sa pinagmamalaki namin dito, kaya po siguro ganun nakaganda ang napoproduce natin na asin, ay napakalinis po ng area nito. Very abundant po siya and yung pong biodiversity when it comes to aquatic or organisms
Meron po tayo ang plenty po ang natin dito, mangrove area, seaweed, malinis na malinis po siya na poprotektahan. And diyan po natin yan na kinonstruct yung ating pong platform. And ito po yung ini-envision namin na in the future ay matulungan kami po dito sa DIMSU na ma-convert po namin yung mga idle na ponds po namin. Idle po yan na mga pond na ma-convert namin po into a salt bed na lalatagan din po namin ng liner in the future. Para ho, ito po ay maging isang research and development center o skills training center na pwede po nating i-cater lahat po ng mga kababayan natin na gusto hong mag-engage into salt farming. Meron na po tayo ng formal area na for training. Ayan po, na libre ho, na ibibigay ho natin sa kanila. So yun po ini-envision namin. And nilapit na po na, kung yan po ay may i-convert into salt bed, sana matulungan niyo po rin po kami dito na sa project po namin to, sa vision namin, ay kaya ho yan makapag-produce ng 6,000 kilos ng, for every 5 days. Yan po ang aming pong, computation. And around 36,000 kilograms of sea salt every month po yan. Kaya po niyang maiproduce. Yan. So nilalapit po namin. And we need 15 million po to convert that month po for operation, research, training, and production. Lahat-lahat na po yan. Pati po yung pagtitraining po sa mga kababayan po natin na gusto po na mag-engage po into salt farming. Yan. Ito po yung simple cost and return po niyan kung tayo po ay mag-engage into salt farming. Kung roll, per roll po kasi natin siya na bibili. So per roll po niya, 35,000 po yan, ang isang rollo. Pag dinigdan po natin yung presyo, parang mahal nga po siya kung per sa price po niya. Pero dahil 40 po ang pwede natin na magawa na platform dyan, lumalabas po na 850 pesos per platform, yung meron pong 5x1 meter na platform. Ang isang cost, ang cost po na per platform po natin dyan. Ayan. So, meron siyang return of investment na 115%. Ayan po. So, ito pong presentation na to ay bibigay namin po, bibigay po namin sa inyo para ma-review po ninyo. And kung may mga magre-request po ng mga project proposal o business plan, pwede namin na maibigay din po sa inyo kung gusto nyo magsimula ng pag-asin. Pero basically po, kung makikita nyo po sa presentation namin ay ito po ay tulong po natin sa ano sa mga Fisher Folk Association basically na doon sa mga coastal area na ma-maximize po nila yung kanilang mga idle na area and somehow madagdagan po yung kanilang mga livelihood. And the biggest impact po nito objective is makatulong po tayo somehow sa pagtaas po ng production po natin sa buong Pilipinas and mabawasan po natin ang ating pong importasyon ng asin po sa pamamagitan po ng pagibigay natin ng impluwensya sa encouragement sa bawat mga coastal community po na mag-engage into salt farming. At kaya sabi nga po, agyaman kami po sa ano po sa pag-invite po sa amin para ma-introduce ang ating pong simple na technology yet meron ng impact dun sa coastal community at sa buong Pilipinas. So pagdating po dito sa ating sea salt making industry. Kaya ang sabi namin, sa wakas napansin din ng asin kasi ito ang isang commodity na neglected na isang na neglect po ng ano ng ating pong na isang commodity na hindi po natin napansin na napapabayaan na po natin. Ayan. So ang isa po na gusto naming iwan sa inyo in behalf of the DIMSU po is asin lang po ang pinag-uusapan natin dito. Yes, asin po. Pero kami ho bilang isang technology generator, livelihood promoter, and environmentalist po. Kung ito hong pag-aasin ay may papakita ho natin na isang kumikita na commodity sa isang coastal area or nakakatulong para makabuo ng isang produkto, pagbabagoong, pagpapatis, o magamit nila sa kanilang fishing activity, di po ba parang may isip ng mga tao sa coastal community na protektahan ang ating tubig, ang ating karagatan in terms of cleanliness, di po ba? Kasi kung makita nila na hanggat may tubig ang dagat at malinis, meron po tayong pagkukuhanan ng magandang asin. Ayan po, na ano natin. So yun po yung ating pong advocacy. Indirect ho na effect sa environment ay pag nakita po yan ng mga coastal community, I believe po ako, naniniwala po ako talaga na makikiisa po sila. Hindi na ho na kailangan natin na magpo-programa
ng per quarter ng coastal cleanup, kung saan una sila na maglilinis ng ating mga karagatan kung makita po nila na ang potential po ng pag-aasin ay talagang kapakipakinabang. At makita nila na biyaya po ng tubig dagat po sa atin, lalo na po dito sa Pilipinas. So maraming maraming salamat po sa inyo sa pag-invite po sa amin. Papasalamat po ang kabuuan po ng Don Mariano Marcos Memorial State University sa pag-invite po sa amin dito na mapakilala po namin ang aming pong simpleng technology po at nawa po isa po tayo sa makatulong sa mga kababayan po natin, yung mga hindi na po nag-engage sa mga salt farming po natin. Good morning po and God bless po sa ating pong lahat. Okay. Sorry. Hi. Andy, wag ka muna nang umalis. Sorry, sir. Sorry ba? Okay, so maraming maraming salamat po. Actually, it's already 9 o'clock. Of course, as I've mentioned, we do have our informal session moving towards 10 o'clock. But since it's 9 o'clock, may mga kasama po tayo, unfortunately, na they do have to go ahead to get to work or other things like that. So for now, palakpakan muna tayo kay Andy for his wonderful presentation and for the presentation of the different technologies that they're trying. You know, that's the interesting thing about technology. It doesn't have to be high-tech sometimes to be able to make some changes. In fact, my ideas na ako for a rainy season, possible na ano, baka we can talk about it a little later. Yes, sir. Apo. Baka parehas po tayo, sir. Na ideas. Sige. Anyway. Okay, so since it is 9 o'clock, let's first give our certificate of appreciation to Doc Andie Tadeo. Maybe we can share that first. Okay, so MAP-ABCDF presents the certificate of appreciation to Dr. Andie John D. Tadeo for his invaluable support in the advocacy and promotion of agribusiness and countryside development. Quite literally, pinakita niyo po sa amin. And his commendable and unselfish services rendered to this foundation as our resource speaker at its 35th weekly online meeting of 2022, the 20th day of September, Makati City, Philippines, signed myself as chairman and Ernie Ordonez as president. Okay, and for those of you who do need to go, just wait because we do need to get a group photo. But for next week's session, sorry. Mag-mute lang po ako sa mga ano. Can we show next week's session? PowerPoint. Ayan, there we go. Okay, so next week's session will be seaweed. So moving from salt to seaweed naman po. And if I remember correctly, Andy, this is also part of DMMSU, ano? Yes po. Actually, we have mga project din po kami dito. Ang FRTI po, ang DIMSO po, FRTI particularly, ay hindi lang po sa salt, meron din po kami mga seaweed and mga seaweed products po na tinuturo din po natin as alternative livelihood po sa ating po mga fisher po community po and association. Ah, okay po. Well, if you'd be interested in inviting many of your fellow teachers and even students to join, baka yes, no, kasi seaweeds as LGU coastal investment priority, and then our speaker will be Jimbo Pedrosa III, yung chairman. Apa, si Sir Pedrosa po. Opo. So I think this is something that would be very interesting to everyone. So thank you very much, and we hope that you will register and join us for next week's session. Okay,